Kilala natin ang ating pang-unang contender for today na si John Rico Fernandez from Metro Manila. Hi! Ano gusto may tawag namin sa'yo, John Rico? Rico na lang po. Rico! Rico. Taga saan ka sa Metro Manila? Taga Taguig po ako. Taguig. Okay. Anong pinagkakabalahan mo? Ngayon po, working student po kasi ako. So, sa umaga, nagtatrabaho ako. Then, sa gabi, student po ako. Mechanical engineering student. Uy! Mechanical engineer. Alam mo kung bakit ako tumingin sa monitor? Kamukha niya si Elmo Magalona. Tingnan niyo. May hawig. May 50 hawig. Pesos kayo lahat. Sa hair. Sabi niya sa akin, 50 pesos kayo lahat. Oo, takto. May modus kayong dalawa. Na babanggit ba sa yun ng mga ibang tao? Hindi po. Ngayon lang? Opo. First time. Rico, how are you today? Ayun po, medyo masama yung pakiramdam siguro sa panahon, pero kakayanin po. Oo naman. Ako, huwag ka papatalo sa panahon na yan. Kayang-kaya natin yan. Saan sa Metro Manila si Rico? Taguig nga eh. Ay, Taguig. Oo nga. Sinushare ko lang kung natatandaan mo ko sa kanakanin. Sobrang mismo. Oo. Pero di ba sa iyo, working student, hindi ba ano, di ba demanding yung time part nagme-mechanical engineering ka? Ayun, siguro time management po. Yun siguro yung naging key para malagpasan ko. Saan po kayo nagtatrabaho? Sa Inspect Technologies Incorporated. Along C5. What do you do there particularly? AutoCAD, nagdo-drawing ng machine parts. Ng machine parts? Ano? Ah, sa ka nagdo-drawing? Sa papel? Sa computer. Computer. Software yun. Eh. Software yung AutoCAD. Software yun, oo. Pero paano mo siya dinidesign? As in, out of nowhere, gagawa ka ng sarili mo, ganyan? Opo. Parang sasabihin po sa amin kung ano yung concept, then kami yung magdo-drawing, tapos papacheck po namin sa kanila kung okay po yung design namin. Ng kahit anong machine? Opo. Iba-iba po kasi yung ginagawa ano, namin. Ano yung mga ginagawa? Yung iba po sa mga semiconductor company, like yung sa die attach, wire band, ganun po. Yung iba po, ano, automatic reader ng mga barcode, mga ganun. Uy. Po. Ay, mga ganyan. Mga automation po. Ay, mga machine ng sa ano, sa mga factory, ito. Ganyan. Yun po yung meron kadalasan, sa food industry. Food industry. Uy, food industry, baka... Kaya lang, kailan ka ba nagtatrabaho since working student ka? Monday to Friday, 7 a.m. hanggang 5 p.m. And then, 5 p.m. po, dumediretso na ako sa school. Pero diba, paano yun? Yung workload mo ba sa school? May time ka pa rin para gawin yun lahat habang nagtatrabaho ka pa? Yung ano naman namin, ladderized program, parang ginawa talaga siyang course for working students. Ayun po, kaya sakto lang po siya sa amin. Meron ka bang extracurricular activities pa? May naisisingit ka pa ba? Sa simbahan, choir. Oh, nagko-choir. Kagano ka nakatagal nagko-choir? 8 years. 8 years na? Paano ka ba nagsimula dyan? Nirecruit lang po ako nung kaibigan. Tapos yun po, na willing din naman po ako sumali. So yun po, nagustuhan ko po. Tapos tumagal na rin po ako dun. Pero bukod pa sa pagka-choir, ikaw ba eh sumasali sa mga singing contest? Hindi na po gaano eh kasi yun nga, wala na pong masyadong time dahil working student. Pero na-try mo yun sometime nung bata ka pa? Yung, opo, sa contest. Kamusta yung experience mo noon? Ano pang naaalala mo? Kadalasan kasi pag may sasalihan ako, laging nagkakaproblema ako sa boses. Like, ewan ko, bakit? Parang tuwing sasali ako, opo. Napapaos ka ba? Nervous, bigla akong napapaos, ganun. Natataonan ka, mag-alala, paos din ako. Iba naman yung sasali sa contest eh. pero hindi mo ba natanong sa mga nagtuturo sa mga boses kung bakit ganun yung nangyayari sa'yo? Kapag kinakabahan ka? Hindi ko ba po natanong eh. Kasi ba mali lang yung pag... gamit mo ng ano. Wow! Songer! Ay, hinahabol ko. Big word! Okay. Di ba kasi meron ganun pag so, yung... So, sige, paano ba dapat ang paggamit ng boses at lalamunan? Pag tinuturo ni ate doon, yung mga tinuro ni ate doon... Hindi kita tinuruan ever! Hindi kasi di ba pag ano, yung pag dito naiipit lang yung boses, masakit dito sa leg. Oo. Pag throaty.
Pero sabi niya kasi baka daw sa kaba or baka sa nervyos, kaya naapektuhan yung boses. Yeah. Bakit ka ba kinakabahan? Meron ka bang experience dati na nag-trigger na tuwing sumasali ka ng singing contest, lagi kang kinakabahan? Ano lang po, siguro sa onti lang po yung experience. Parang ngayon lang ha, pumipiyo ka. Kalma ka lang, Brad. Kalma ka lang. Ngayon po, onti lang yung experience ko. So parang kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Pero sabi mo nervyoso ka, paano ka nagkalakas ng loob na sumali dito sa tao? Ito, TV to. Nationwide, worldwide, siguro, worldwide. Siguro, para i-challenge din po yung sarili ko. Oo. Maganda yan, ha? Kumbaga, parang pag nanonood ka ng horror movie, takot ka. Masarap pero yung pakiramdam rin, ng takot. Gawin. Oo, gusto mo pa rin gawin. Kaya, hindi ka naman papatay, eh. Diba? Oo. Hindi naman ganun takot, eh. Try lang ng try, lang, di ba? At saka dun mo, ano eh, makukuha, mabibuild yung confidence mo in the long run pag sali ka ng sali. Umalis ka daw sa comfort zone mo. Yun. Pero syempre, nandito ka na nga sa tawag ng tanghalan. Anong pinaglalaban mo, Rico? Ayun po, na malabanan ko yung ano, yung stage fright ko. Yes. Yun po, tsaka ano, to proudly present the NCR, yun. Right. Yes. Laban. Yes.